Today, samahan nyo ako para magkati ng rabbit. So, 38 na rabbit yung ating kakatayin. At gagawin natin rabbit sisig. So, ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano magkatay ng rabbit. So, una, kailangan lang kumuha ng lubid or kahit anong panalo. Basta ang importante yung rabbit ay nakasabit. Mas madali kasi balatan yung rabbit pag ito yung nakasabit. Compare sa yun nga, nakaiga or nasa lamesa lang. So, hindi naman importante na magaling ka magnata. Ang mahalaga eh, dapat lang maisabit natin yung rabbit. So, mga rabbit lover pala, don't panic guys. Talagang kinakain yung rabbit. Livestock ito at legal ito na katayin at kainin. In fact, sa Europe, ito yung number one na karne nila. Kasi napaka-healthy ng meat nito. All white meat at good para sa mga cancer patient at sa mga diabetic o may high blood pressure. Yan, gumawa din kami ng bakal para sa bitan ng rabbit. Pero kahit anong discarte nyo sa pagtatali or sasabitan nito, eh okay lang naman. Ang importante lang naman dito, eh yan nga, may lagi lang doon yung mga paa niya, dyan sa may butas na yan. And then yan, kukuha rin ako ng timba o balde o kahit ano na pwedeng gamitin para maging patakan ng mga dugo ng rabbit. So yan, sasabit na namin yung rabbit. After nyan, maaari na natin balatan yung rabbit. Yan, once na natanggal mo or nabalat mo yung nasa pinakapaan niya, hihilahin mo na lang ito pababa at tapos na yun. Actually, hindi ako marunong magkatay ng manok pero sa rabbit marunong ako kasi napakadali lang nito. Yung balat pala ng rabbit, maaari siyang gawing carpet or bags or wallet. Basta patuyo lang to at lagyan ng asin. Sa mga TikTok video ko, nakapag-upload na ako kung paano gumawa ng rabbit na basahan. At yung paa niya naman ay pwedeng gawing kitchen. Sabi nila swerte daw yung paa ng rabbit sa mga sugal. At tulad ng baboy, yung lamang loob niya ay pwede rin naman kainin. Pero dito sa amin, ang ginagawa ko, pinapakain ko na lang sa hito. Sa pagkakati ng rabbit, siguro aabot lang to ng 2 minutes. Yan, ganyan lang kabilis magkati ng rabbit. Kasi once na natanggal na yung nasa paa na yan, yan, hihilahin lang yan, then tapos na. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung pwedeng luto sa rabbit, actually, kahit anong luto sa baboy ay pwede rin sa rabbit. Dito sa farm, ang specialties namin is rabbit burger. Yan, pwede rin siyang gawing sisig o kaya sausage. At ang pinaka-favorite ko yung rabbit siomay at saka yung rabbit spaghetti. Shoutout pala kina Mighty at Paul. Sila yung mga bata sa likod. Tinuturuan namin sila kung paano magpakain o mag-rabbit farm at saka paano magkati ng rabbit. So ayan, natanggalan natin yung nasa paa niya. Hihilahin lang to. Tapos, yal, tapos na. Mabilis lang to. Kung mapapansin nyo, naputi yung karne ng rabbit. Actually, all white meat ito. Sa manok, yung breast part lang yung white meat ng manok. Pero sa rabbit, buo. Kaya talagang napaka-healthy. Yan, after tanggalin yung paa dun sa harap, yan, pwede na natin balatan yung sa rabbit. Yan, ganyan lang siya kasimple, guys. Medyo payat yung rabbit natin kasi damo lang pinapakain natin dito. At isa na yun sa kagandahan sa rabbit farming na parang kambing, okay lang kahit puro damo yung ipakain sa kanila. Pero ang disadvantage nun is hindi mo siya ma-harvest sa tamang edad. Kasi sa rabbit, kailangan 2 months ma-harvest na siya. So dito pag pure damo yung pakain namin, siguro abot siya ng 4 to 5 months bago namin ma-harvest. Pero okay lang yun, at least wala kaming gastos. So point na to, yan, kukunin natin yung laman ng rabbit. Hiniba lang namin sa gitna yung rabbit. Yan, tapos hihilahin. And sa pagtanggal ng laman nito, madali lang din. Kasi yan, sama-sama na siya. Look at this, guys. And it's done. Yan, ganyan lang po magkatay ng rabbit. So dito, ang kinukuha namin is yung puso at saka yung atay ng rabbit. The rest, ipapakain na namin sa hito kahit na yung ulo at yung balahibo niya. Uubusin ng hito yan. Ito yung sinasabi natin, growing your own food is like printing your own money. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng karne sa palengke, na sa bakuran mismo, yan, pwede kang magpalaki or mag-harvest ng sarili mong karne. At least dito, safe ka at alam mo na ligtas or malinis yung iyong kakainin at ng iyong pamilya. Kausapin natin yung mga bata. Tanungin natin kung ano yung mga suwesyon nila tungkol sa pagkain o pagkati ng rabbit meat. Anong masasabi mo sa pagkati ng tito mo sa rabbit?
madaling katayin at masarap yung rabbit. Natikman mo na? Apo. Kailan? Dati po. Kailan dati? Nung niluto po. Anong luto yun? Sisig rabbit. Sarap? Apo. Sino nagluto niyan? Ninong Benji? Oh, galing. Sige.